Nahuli na ba kayo dahil sa traffic violation? Thumbs up or thumbs down? Sino po sa inyo nakatikim na po ng bawal na gamot or nakapag-try? Ah, nakipag-rambulan na sa eskwela. Rambol. Ay! Daddy! Anong klase? Sa labas sa eskwela. Sa labas sa eskwela. Nagulat ako kay Daddy, nakipag-rambulan ka, Daddy. Grabe. Tapos ngayon yung sa rambol, tatlo po ko laban. Yun, napatumba niyo po yung tatlong yun? Hindi, bigla din siya nawala. Ay, joke! Channel. I'm so excited. Napaka-excited ko po ngayon dahil this is a special collaboration with my friend and sister. Ang napaka-sexy na si Iwamoto! Bakit ako? Sabi ko sa'yo, huwag mo sabihin yun, sexy. Totoo. Baka mag-expect sila. Sexy ka talaga. Pero alam nyo, sobrang excited ako ngayong yes. araw na to. Thank you for having me here. Oh, and Chef, of course, napaka-exciting dahil meron kaming mga special visita. Guests. Importanteng guests. I know, right? Ayaw na natin patagalin pa. Oo. Oh. Diba? Ipakilala na natin ating mga special guests today. Okay. Game. Ang nag-iisa at ang kilabot ng mga magnanakaw, ng mga masasamang tao, si Mr. Clean, ang nag-iisang si Daddy Ping Lacson! Ginagalang at minamahal natin na Senate President, ang senador ng bayan, ang senador ng pamilyang Pilipino, ang paborito ko pong Dabbercast, ang napakagwapong daddy ko, Tito Sotto! Ang gagawin lang po natin today is totohan ang challenge. Yes, so, simple lang to. Magta-thumbs up or thumbs down lang po kayo sa aming mga tanong. Ito po yung thumbs up and thumbs down. So, ibibigay na po namin ito sa inyo. Sa kanan na yung up, sa kaliwa yung down. Oh, yes. Para hindi yes, para mali na mali ito. Grabe, napaka-organized. Di ba? Ganito organized. Yun lang po. May itatanong po kaming question at papaiminin lang po namin kayo ng mga sikreto nyo. Charot. Mga ano lang naman to, very, very light na secret. Yes. Tsaka lalabas din dito yung mga even yung mga past na mga memories ninyo. Yes, yung mga secrets nyo, ganun. Yes. So, okay, first question. Nahuli na ba kayo dahil sa traffic violation? Thumbs up or thumbs down? Yes, thumbs up! Nahuli sila! Sino po ang nagda-drive? Ako. Kami rin. Ah, kayo rin po? Ako. Saan po kayo nahuli, Senator Ping? Sa Skyway. Ay, sa Skyway? Ang ginawang sample, si SP. So, nauna po kayo da? Oo, nauna siya. Nahuli kong sa ano, Skyway, nahuli din ako sa NLEX, nahuli na rin ako sa SLEX. Ay, madami-dami. Saan po ba kayo hindi nahuli? Meron pa bang sa EDSA po, Tito? Hindi. Ay, hindi. Nung bata ako. Hindi kasi, di ba? Pareho kasi silang mahiling mag-drive. Yes. At saka kayo lang po talaga nagda-drive. Ayaw niyo po na may kasama? Ayaw. Pero nung mahuli siya, ibang klase. Bakit ano po? Ano nangyari po? Nahuli ako sa Skyway. Eh, masarap. Nasarapan ako. Di overspeeding. Pagdating sa dulo, nakaharang na yung bar doon. Eh, sabi niya, sir, tapos nakilala ako. Ay, senator, para kayo si Senate President. Nahuli na rin namin dito. Tikitan mo na lang ako. Yun naman talaga. At least nagpapatiket kayo dito. Ako, hindi nyo po ginagamit yung, oo, yung power and ano. At saka kayo lang po talaga nagda-drive. Wala pong backup, wala pong kasama, walang ako, bodyguard. Pwede rin naman po namin kayo ipag-drive. Kasi kuminsan, nahihilo kami sa pag-driver, malikot mag-drive. Ah, totoo po yun. Iba pa rin talaga kapag kayo'y nasa manibela. Saka enjoyable din mag-drive eh. Lalo sa abroad, masarap mag-drive. Si Daddy, mahilig siya mag-sightseeing. Yeah. Gusto niya yung scenic route. So, therapeutic po pala sa inyo. Yes. Pag-drive. Oh, Iwa, next. Pumasok sa eskwelahan nang nakainom or laseng. Laseng! Ako. Pero akong uminom eh. Ay, thumbs down! Hindi siya. Hindi talaga si Daddy. Ikaw ba? Ano ka ba? Hindi ako na. Mukha lang ako yung lasinggera, pero hindi ako uminom. Eskwelahan namin, malupit. Ay, hindi pwede po yun, no? Hindi pwede. Letran, malupit yung mga Dominican doon, namamalo. Grabe. Mga good boys pala. Mga good boys. Yung hiya naman ako. Char. Hindi, yung next. Next, eto naman po. Sino po sa inyo nakatikim na po ng bawal na gamot or nakapag-try? Ay, wala. Grabe! Boys! Ano, maintenance lang yung gamot nila. Maintenance, yes. Yes, maintenance! Diba?
This sure tayo. Hindi, ako kasi, ako si kay Tito Sen, sure ako na hindi talaga siya, no? Kasi mula nung vice mayor pa lang siya ng Quezon City, hanggang nung senador na siya, talagang, ano talaga siya, advocacy niya yun. Advocacy niya yung paglaban sa, ano, sa drugs. Tapos, di ba, ikaw din po yung may akda ng Dangerous Drugs Act noong 2002. Yes. Tapos, co-author ko daddy mo. Ayun! Co-author si daddy. Kasi, nung araw pa, nung nagbabanda kami, partner, nagkukombo kami, naguhuso yung marijuana. Yeah, eh, meron akong kasama sa bandang nasira ang buhay. Kaya noon pa lang, medyo May phobia na. Andap ako sa gano'n at saka parang naging malungkot ang buhay noon. Nasayang ang buhay. Tapos si Tito Ping naman, police, tagahuli ng gumagamit. Tagahuli ng tagatulak. Mag-ingat kayo. Pero okay nga yun, di ba? Oh, yes. Kasi talagang si Daddy. Kasama sa platforma namin. Oh, bro. Yes. Pati yung Dangerous Drugs Board, di ba? Yes. Sino po sa inyo ang napalo na ng magulang nung bata pa sila? Grabe! Napalo po ba na sinturon? Maraming beses! Chinela, sinturon, kawayan. Kami, ako sinturon eh. Ah, sinturon po? Eh, yung tatay ko pa naman, lumang-lumang sinturon, napakasakit. Oh, matigas yun, matigas. Namumutok-putok na eh. Sinturon din po, ano, da? Si Lolo? Ako, plumero. Ano po yung plumero? Plumero, yung kawayan ng dulo nun. Ay! Tapos, mas masakit. Masakit yun. Mas masakit yun sa kanya. Nung tumakas ako, para magbanda, para mag-combo na hindi ako pinayagan, nung mahuli ko, nakapunan. Yantok. Aray ko! Oh, masakit yung yantok! Parang latigo yun. Parang latigo. Masakit. Talagang markang-marka. Mm-hmm. Eto po, sino po nakipag-rambulan na sa eskwela? Rambol. Ay! Daddy! Anong klase? Sa labas na eskwela. Sa labas na eskwela. Nagulat ako kay Daddy. Nakipagambulan ka, Daddy. Grabe. Minsan ba gusto niya po makipagsuntukan na lang? Rambol, suntukan, pero hindi yung talagang rambol na marami. Ay, hindi naman po. Yung parang tatlo yung kalabang ko nun eh. Ay, tatlo? Grabe. Paano po nangyari? Ninja po pala talaga kayo, no? Sa plaza yun, sa plaza. May lahi po talaga kay ninja. Hindi po kasi bigla po na lang po kayo nawawala, di ba? Ugali ko yan, ninja. Tapos ngayon yung sa Rumble, tatlo po kalaban. Yun, napatumba niyo po yung tatlong yun? Hindi, bigla din siya nawala. Ay, joke! Hindi naman. Pang-action star din po kalaban. Nakapag-rambulan din. Tapos tatandaan ko, hinuli kami lahat ng polis. Pero nirelease kami, minor eh. Bata pa! Ay, grabe! Ikaw dito, Sen. Sa Letran. Kami sa Letran. Sa school. Pangkaraniwan sa Letran yung Rumble. Talaga? Oo, ewan po. Bakit ganun ang... Paano ka naman po nakasali dito? All boys kasi. Eh, ganun talaga eh. Parang, ano no, ego na lang. All boys kasi. Hindi ang klase mo. Iba pag yung kaklase mo, na-api, tapos na... Eto. Sorry. Eto sigurado ako parang no to. Alin? Naiwan ng eroplano dahil late. Ay! Ay, hindi dito! Wala ka, Daddy. Akala ko, partner, hindi ka nalilate. Oo nga, never late kayo. Hindi dito. Sa session. Sa Amerika. Hindi counted. Ah, sa Amerika. Ay, bakit po? Ah, hindi counted yun. Hindi counted, nasa Amerika pala. Sa ano eh. Nasa Canada kami, kasama ko yung si Barok. Yung dati niyo po. Alalay ko. Canada kami, pupunta kami ng Las Vegas. From Canada to Las Vegas. Pagsakay namin, merong stopover sa Utah. Apa. Wow. Stopover sa Utah eh. Yung pala, iba oras. Oh, no! Iba oras ng Canada sa Utah. Pero ang Canada at saka Las Vegas, pareho ng oras. Apo. Kaya pagdating namin doon sa airport, akala ko maluwag pa oras. Malilito lalakad-lakad pa ako doon. Pagpunta ko doon sa boarding gate. Pagpunta ko boarding gate, nakasara na. Nakasara na. Sabi ko, hey, where's the flight? What flight? Yun yun. Sabi, pinakita ko yun. Oh, it left already. Ano pa kadamdam mo nun? Para akong binuhusan ng mainit na tubig. So bumili na naman po kayo, gumastos na kayo ng bagong ticket. Oo, kuha kami ng ticket ng kasunod na flight. Ay, hassle yung ganun. Oh. Parang hindi naman po counted kasi dito, sa lahat po ng schedules nyo dito, lahat ng puntahan natin, maski na dinner date lang kayo ni Mama, never naman po kayo na-date. Yes. Yun talaga ang sigurado. Not counted. Kasi ibang bansa. Tas mo na yung kanan. Not tama naman pala, never. Girl, eto na. Eto, meron na bang nakapag-cross-dress for a party? Ah,
Hindi party. Hindi po party or basta nag-cross-dress. Yeah. Okay. Kwento niyo po, kailan po yun, Mr. President? Noong kami kadete. Baka may event yun po? Yun yung 100 nights before graduation. Ay, ano wow. Yan? Tradition yan sa PMA. Every year, meron tinatawag na 100th night show. Wow. So, kami ni Ginigo, lagi kami napipili, napapag-initan kami. Natuturo kami ganun. Alam na namin eh. Naku, babae na naman ibibisi. Nakapagpatadyong na ako, yung kimono. Marami na, maraming beses. Si Gringo, anong sinusot? Ano eh, sa kanya parang modern yata yung kanya, ano, sexy. Sexy? Hindi ko na matandaan. Eh, yun ang aking... So nag-cross-dress na po din si Senator Onasan. Kayo, Daddy, for a movie, ano? Ako sa pelikula. Sa pelikula, I remember po. Oo. Kasama niyo si Tito Vic, tsaka si... Ilang beses yun? Pinagkakitaan na namin yun. At least, tama, diba? Oh. Okay, next. Meron na po ba na broken-hearted? Baba lang po. Yan. Ay, grabe. Wait lang, Daddy. Gusto ko explain nyo muna kayo ba't never ka na broken-hearted. Hindi ako naliligaw ng walang gusto sa akin. Tapos, kailangan secure. Pag nakitaan ko ng motibo, liligawan ko. Eh, paano kapag po nakipag-break sa inyo? Hindi pa kayo nakipag-break sa inyo? Kayo po ba nang iiwan? Lumilipas. Grabe, kaya pala napunta sa akin eh. What? Joke lang daw. Joke lang. Naisingit mo iniiwan. Pa yun? ito gusto ko malaman. Ay, gusto ko, Daddy, bakit tamo? Kailan at bakit po kayo na broken heart? Bago ako pumasok sa PMA, may girlfriend ako. Ah. College. Nung baba kami ng Manila kasi Independence Day parade. Gusto ko i-surprise. Nagtatrabaho sa banko yun. Hindi ko sinabing kung anong araw, kung kailan kami bababa. Andun ako, susundo. Ano ko yung labas ng... Matagal akong kadete no, kasi puro writing letters lang. Alam ay, ang sweet. Kami. Puro ganun. Nakaipon lahat yon. Aba, nung susunduin ko, may sumundong iba. Ay! Aray ko! Eh di, sabi ko, obvious naman sa kilos eh, na boyfriend. Mm-hmm. So, ginawa ko na lang, nagpakita na lang ako. Para lang, wala nang explanation. Yes, tapos baka na. Baka mamaya, sasabihin pa, ganito. Then, nagpakita talaga ako na obviously nakita ko. Pagbalik namin sa PMA, ang unang kinuha ko, yung mga letters. Saka yung picture, kasi nasa locker ko yung picture. Ay. Sinunog ko after that, tapos na. Wala na ako naramdaman. Grabe, ang galing. Ang sana ganun pa kadali. Tapos eto pa, tumatawag pa. Hindi ko na talaga kinuha. Ay, ang galing, grabe. Yan. Ano ka agad? Nasaan na siya ngayon? Sising-sise. Kahit dapat, wag sisis. Wag nyong sasayangin si Tito Sen at si Daddy P. Ito nga po pala yung sinayang nyo. Sabi ko, nakita mo na? Meron ka sanang asawang si PNP. Ay, grabe! Ano lang yun? Sa hangin lang ako nakatulog. At future president! Yes! Blessing in disguise yun. Ito nga pala yung sinayang mo. Ganon. Ako nga pala ang sinayang mo. Yes. Ganon ang mga ano peg ngayon. Oo, yun na talaga. Okay. Next. Nanakawan na. Wow. Nanakawan na ba? Wow. Kaya po ba? Hindi ka lang sure dahil. Kaya po ba kayo galit sa magnanakaw? Ubusin ang magnanakaw. Kasi nanakawan na po kayo. Ordinaryo na. Oo nga po. Dapat kayo lahat nagtataas ng kamay. Yes. Dahil pinagnanakawan tayo. Oh. Yeah. Walang accepted. Oh, raisins. Accepted yan. Lahat alam mo ang sad na. Kasi. Alam mo kung ano sad, yung mga maliliit na tao, oo, they do bad things. Pero yung mga nasa taas, parang hindi na, wala eh. Parang, they can get away with it. Yung magnanakaw na ordinaryo, pwede mong i-reform yon. Kasi out of necessity. Yes. Yung magnanakaw sa gobyerno, hindi out of necessity yon. Opo. Ano na talaga out yun? Out of greed. Greed, kaya yes. Walang gamot doon. Ang kailangan doon, Daddy, anong gagawin? Ah, kailangan talaga. Galit. Dalawa pack. Di sa akin kasi, minsan, nabukas kotse ako sa recording studio nung araw. Ah, talaga. Binasag po yung ano, or nabuksan po? Binasag po yung salamin. Ay, grabe. Naalala ko tuloy, sa Barcelona pala. Kasama ko mami mo. Opo. Ang bilis, yung cart. Andiyan yung cart. So, naghihintay kami ng, train station. Biglang merong gumano, nagpapakita ng parang nag-advertise. Paglingo mong ganon, nakuha yung laptop ko sa ibabaw ng ano. Aray ko, bilis. Mabuti na lang, ang naiwan lang doon yung charger ng
wala yung laptop sa loob. Ah, charger. Charger. Eh, pero yun, yeah. Yung sinasabi mo madalas, na ang magnanakaw, namimili ng... Nang nanakawan at nanakawin. Eh, tulad nun, pinili niya kasi yun yung may distraction. Pinili niya yung laptop bag. Oh, kasi akala niya may laman. Pero yung magnanakaw sa gobyerno, walang pinipili yun. Wala, oh. Kahit sino ay, talaga. Saka sino namimili? Ang namimili, kayo mga butante. Yan! Kaya dapat talaga, maayos tayong bumoto kasi huwag natin iboto yung mga magnanakaw. Diyos ko, Lord! Kayo pa, namimili ng magnanakaw sa atin lahat. I know pala. So guys, nanakaw na tayong lahat, okay? Actually, lahat we should learn our lesson. Pero ito, next follow-up question lang po. Meron na po ba kayong experience na nangupit sa magulang niyo? Ako hindi. Tito, grabe, hindi ako makapagsalita. Parang nagawa ko yun sa kanya eh. Pero alam na pa niya, nag-sorry na po ako nun. Umamin ka din. Oo, umamin ako. Balagay ko. Kasi naalala ko, nung nag-enroll ako ng ano, nag-enroll ako ng college. Apa. So binigay ako ng mami ng pang-enroll. Ay, sobra-sobra yung binigay. Binigay sa akin, sobra. So, kickback lang kickback po yung tawag yun. Hindi na ako, hindi na ako masyadong nakaw yun. Kickback yun. Kickback lang yun. Upit na rin yun. Hindi lang binalik ang sukle. Next naman, usapang athlete. Oo. Okay. Sinong nagka-injury na dahil sa sports? Ah, ako siya. Ito. Ay, talaga po? Boxing. Boxing? Boxing ka dati. Boxer ako noon sa PMA. So, yun. Pero diba dati? Alam mo bakit? Aba, yung aming mouthpiece, dadalawa. Eh, pang ilang division ako doon, yung weight division. Grabe nung naman! Nung nandang nagpintay, nakikita ko, sinasaw-saw sa tubig. Sa tubig, doon sa... Ugasan lang ng slide. Yung pail, timba. Diyos ko, di halo-halo na yun. Na, yun nga eh. E, pang ilan yata ako, pang apat, pang limang weight division. Sa manipis na pagdating. Nung, hindi manipis. E, matumi yun, na! Yun eh. E, naisip ko, susuot ko ba to? Sabi ko, hindi ko susuot. Hindi ako nag-mouthpiece. Nasama. Ito na. Nung bakbak, kaliwete ako eh. Nung babakbak na, medyo may gigil akong susuntok, nasa lubong kong tuhod. Bukas, oh my goodness! So, stretcher, diretsong station hospital. Nanalo po ba kayo? Hindi, technical knockout. Sayang! Diretso sa hospital. Okay. Ito. Ito na ngayon kasi round robin. After 1 week, may laban na naman. Ay. Gumaling? Hindi pa. Oh. May konting stitches. May stitches pa, pero laban na naman. Ay, laban! Pero talagang defensive na. Pero nag-shoot ka na ng ano. Sinuot mo na yung mouth guard? Ay, hindi pa rin. Ay! Hindi pa rin. Pero sobrang akala ko bumili ka na ng mouthpiece mo, Dad. Oo nga. Mayroon na po bang nagpaiyak sa'yo dahil sa anak mo? Sa inyong dalawa? Naiyak na dahil sa anak. Oo. Kumbaga, may mga thumbs up or thumbs down? Lahat naman tayo, mahal natin yung anak natin. Di ba? May mga pagkakataon na nakikiramay tayo sa mga heartaches, experience, gano'n. So, naiyak na po kayo. Ikaw, Tito Sen? Oo. Kay Ciara. Siyempre, tatlong babae yan eh. Oo, di ba? Kay Ciara ka po naiyak? Mga dalawa, tatlong incident yun eh. Si, naiyak ako kay Apples. Apo, yun! Alam ko yan. O, yung bakit? Anong alam mo? Ha? Anong alam mo? Umiyak kayo kay ate, di ba? Oo, oh, bumagsak ng high school. Yun pala yun. Unexpected. Eh, pero ito po, Tito Sen. Kasi di ba, narinig ko po nung nasa Quezon City kayo na ikaw po yung isa sa mga author ng Mental Health Act no 2017. Ako kasi personally, I appreciate that. Yung batas na yon. Kasi I'm experiencing it eh. Actually, right now, I'm in medication and kumbaga parang, paano ko explain? I'm seeking help from a psychiatrist. Yes. So, yun po. Gusto ko lang depression. Depression po. So, I wanna thank you for that. And also, sana po, parang ma-explain nyo rin po with the people kung gaano ka-importante ang mental health. Apo. Mother namin, doktora eh. Apo. Ito siya. Ngayon, nung Philippine Medical Commissioner na siya ng Workman's Compensation Commission, isa sa mga inaasikaso niya yun, yung Philippine Mental Health, nakalimutan ko yung pangalan ng kumpanya, yung grupo na yun. Yung org. Yung organization. Organization na yun. Lagi niya akong kinikwentuhan tungkol doon.
eh, ang sinasabi niya, yun daw isa sa mga napapabayaan. Yes. Ano, iniisip kasi ng tao, like, nasa isip example, lang eh. For example, DOH, ano, lagi namin sinisirip ang budget ng DOH. Opo. Ang laki ng budget ng DOH, pambili ng commodities, pambili ng respiratory medicines. Yes. Ano, pero yung mga respiratory medicines, after 1 week, or after 1 month, 2 months, magaling na eh. Opo. Pero yun yung mga medicines na available sa mga barangay. Yes. Eh, pamantalang yung medicines o medication na para sa mental health, opo, habang buhay, yes, maintenance. Yes, yes. Ano? Tapos lahat ng mga government hospitals, walang mental health facilities. Yes, Tito. Eh, ngayon meron na. Yes. Pinasan namin. Ah, pinasan nyo. Kaya proud ako sa kanilang dalawa. Right? Kasi advocates kayo ng mga kababayan natin na nahihirapan po to deal with mental hindi, health issues. Hindi, at saka especially now, because of the pandemic, ang dami talaga. Parang saka, nag-shoot up. Pahal, ha? Ay! Kaya nilagay namin, kaya pinasan namin yung mental health law para available sa mga government hospitals. Yes. At libre. Mahal ang maintenance. Yes. Because your physical health is just as important as your mental health. Yes. Kasi you cannot function without your brain. So, yun. Kailangan siya. So, thank you po sa inyo. Thank you sa inyong dalawa. So, proud kaming dalawa sa inyo. O, diba? I know, right? Meron na po bang incident or time na hindi po kayo nagsang-ayon sa decision ng isa't isa? Kami? Na ayon niyo po or meron may isang butuhan thumbs up hindi or kami thumbs down. Yeah. Ayo. Kasi may butuhan na iba yung boto niya sa boto ko. Hindi ko alam recall pero yun, kasi butuhan yun eh. Yes. Butuhan sa kanya, session hall no, yung pag may butuhan bill ng mga bills, so. Tsaka kumisan. Kahit pareho kami ng thinking sa isang measure o sa isang bill. Ang problema kasi pag Senate President ka, kakampihan mo yung chairman, yung sponsor. Unless you are you know, violently against the measure or the particular amendment, then paninindigan mo. Pero kung hindi rin lang, medyo nagitna ka, kailangan kapihan mo yung chairman. Yung chairman mo yun eh. Parang ganun. Kaya kami siya, nagkakakontrahan sa butuhan. Okay lang yung kontrahan sa butuhan, pero at least kahit papano, talagang sila talaga. Pareho po talaga yung views nyo sa lahat. Tsaka halos align na align eh. Align po talaga. Nagdidibrihan kami. Nagtitimbrihan kami sa text. Grabe! Paano ba tayo rito? Partners talaga! Partners in crime. So, sinadya niyo po, sadya po ba yun? Tapos sabihin niya sa akin, partner, pasensya ka na kasi kakampi akong chairman dito. Okay. Yun yung importante, may respeto. Grabe. Tsaka, sadya po ba yun na may certain issues na hindi almost aligned pero almost aligned almost pero very hindi yun sadya lang. Talagang ano lang talaga yun hindi limit ka hindi kami nag-uusap pareho sinasabi namin eh totoo maski sa mga press con so natural lang po pala talaga yun na pareho yung advocacies views nila advocacies, views then, ang talagang kasabihan dyan great minds think alike yun talaga yun. Yes, and with that, we would like to end this segment. Thank you so much. Thank you so much. And Daddy, thank you so much for sharing with you. Thank you, Lord. For sharing with us. Yes. Hindi po, thank you po talaga. And this means so much to me. Thank you for co-hosting with me. Thank you for having me. Yan po ang first segment namin. May second segment pa! Second segment pa tayo. Huh?